Hey guys, this is Marie from Asian Boss. Do you guys remember President Duterte from the Philippines? He's probably most well known in the international community for his brutal war on drugs, and is just a very controversial and divisive political figure, both at home and abroad. Well, President Duterte recently made headlines in the Philippines when he announced his intention to retire from politics once his single six-year term comes to an end next year. But why is this even controversial? Aren't you supposed to retire when your term comes to an end, as per the Constitution? Let's hear directly from the Filipinos what this fuss is all about. Nabalitaan niyo ba na magre-retiro na si Pangulong Duterte sa politika? Apo. Opo, narinig ko naman na rin. Gaano kalaking issue ito sa Pilipinas ngayon? Para, dito sa generation ng mga millennials, sobrang laking issue siya. Kasi, ang daming humihingi ng ng pag-oust niya. So, medyo sa kanila to, malaki yung impact, if ever totoo nga. Sobra. Yung iba po parang ginagawa nilang biro. Ganon. Ginagawa nilang biro kasi, di ba po masyado po nilang, ang tawag dito, masyado nilang hini-hate yung mga ibang galaw ni Duterte. Kaya parang, yung iba sang-ayon, yung iba hindi. Ano po yung naging reaction nyo nung nabalitaan nyo na magre-retiro na siya sa politika? Medyo nano rin po kami. Parang nabibigla rin po kami, ma'am, na bakit bigla siyang magre-retiro. Na dapat sana ipagpapatuloy niya ang lahat na ginawa niyang mga proyekto, ma'am. Masyadong nakakabala kasi maganda yung pamamalakad niya. Kung ako lang po tatanungin, sana huwag po muna siya magretiro. Kasi kailangan siya ng taong bayan. Lalo po ang katulad namin mahirap. Sa akin lang, okay lang naman kasi matanda rin naman siya. Kailangan na rin naman niya yung sarili niya, itapagi niya, yung pamilya niya, yung mga apo niya. Sa Pilipinas po, ang presidente ay pinahihintulutan tumakbo sa 16 na termino para hindi maabuso ang kanyang kapangyarihan. Ibig ba sabihin nito kailangan na magretiro ni Pangulong Duterte pagkatapos ng kanyang termino bilang presidente? Not really. Sa ating kasabatas kasi natin, yung pagtakbo ng presidente is under 1987 Constitution, isa once lang, hindi ka na pwede tumakbo. Pag tumakbo ka ito on the same position, illegal na, di ba? Pero yung sa akin na yung vice presidential, kung natakbuhin niya, hindi naman kasama sa na-mention o na sa batas yun eh. Pag presidente ka, natapos ng term mo, tatakbo ang vice president, hindi mo naka-stay free sa constitution natin yun eh, nabawal eh. Kaya pwede pa siyang tumakbo as vice president. Eh kung wala lang sana termino, mas maganda yung wala nang termino para hindi na matapos eh. So talaga ang President Duterte forever po kayo? Duterte talaga ako, ma'am. Binalak ni Pangulong Duterte na tumakbo bilang vice presidente, pero bakit sa tingin mo na biglang nagbago ang kanyang isip? Kasi ganun siya as a person. Bago-bago. Medyo impulsive, acting on a whim. So, yun, siguro ganun. Hindi siya masyadong, yung foresight niya medyo maikli. Para sa akin, feeling ko medyo maikli eh. Parang strategy lang nila yun. Si Duterte, Pangulo Duterte nga dapat mo mag-vice president po. Tapos, nilipat nila kay Bongo. Ayun po yung kanilang strategy para di agad mabati ko si Bongo. Si Bongo sa pagkatakbo niya ng Vice President. Pareho po sila ng magiging tungkulin, pareho po sila ng ambisyon at kumbaga yung magiging vision po nila sa kinabukasan po nating lahat. Pero iisa pa rin po yung pinanggalingan ng ideyang yun kung saan pagdating po talaga sa pagkukumpara, parehong-pareho po, parang pinagpatuloy lang po yung takbo ni President Duterte ni Bongo. Dati sinabi niya na magre-retiro na siya sa politika, pero tumakbo pa rin siya noong 2016 bilang presidente. Gaano ka totoo sa tingin niyo na magre-retiro na siya ngayon sa politika? Hindi, totoo na to eh. Tapos na nga eh. Umabot na nga siya sa tugatog ng tagumpay niya, presidente. Wala nang dapat patunayan siya. Obviously, dahil presidente ka na nga eh. Bakit ka, bababa pa? Wait until the time na tagang sineryoso niya. Kasi si Duterte po nagbalita ng salita, hindi ko siya pinapakinggan or inuunawa as literal. Ang inaano ko,
wait, AJ, until na mangyari. Sa tingin ko po, hindi pa po siya 100% na sigurado. Dahil po, kahit na po sabihin niyang magre-retiro na po siya, hindi na po siya tatakbo para po sa election, ay sinabi niya po sa media na tatakbo siya ng vice president dati po. Batay sa DLA pamakailan na poll, bumaba ang approval rating ni Pangulong Duterte ng doble na digits. Pero nasa 60% ito na hindi naman ganoon kasama by international standards. Bakit sa tingin mo bumaba ang kanyang approval rating lalo pa at sikat naman siya sa simula ng kanyang termino? Ano ang mga nagbago? Marami na rin siguro na noon naniniwala sa kanya. Ako personally, I have lots of friends na noon pro-Duterte pero hindi naman doesn't mean na antay sila ngayon. Pero siguro nadi-disappoint sila. Kunwari, sa iba't ibang issues na gusto nila ganito tapos iba yung stand ng presidente. So siguro yun, mga disappointments na rin. Normal yun sa presidente pag matatapos na yung term nila na bababa na yung rating nila kasi yung mga tao nag-expect ng maganda sa kanya, nag-expect na gaganda buhay nila, magiging maayos ang Pilipinas, pero hindi pa rin nangyari. Na-disappoint sila. Sa madaling salita, yung mga Pilipino na disappoint dahil mahirap pa rin sila eh. Dahil po, di ba po ano na mention po yung anti-drug law? Dahil sa tingin ko po, ang mga ang iba pong mga inosenteng tao na nadamay ay ay pamilya ng mga dati pong sumasuporta sa kanya. Na, dahil po nawalan ng buhay ang kanilang makasama, kanilang mga anak po, pamilya, nagbago po ang tingin nila kay Pangulong Duterte. Dumadami na po ang mga taong bumabash sa kanya sa social media at saka sa iba pong mga platforms tulad po ng FB, Twitter at saka iba po. Ano yung mga lumalabas tungkol sa kanya sa mga social media platforms? Ano po? Either po sinasabihan po siya na corrupt o kaya po masyado niya pong mahal ang ating mga pulisya at saka mga sundalo. Sa tingin mo ba totoo ito? Sa tingin ko po, kasi minsan po sa media, sa TV, napapansin ko po na mas nabibigang pansin pa po o mas nabibigang benepisyo ang ating mga pulisya at saka sundaro kumpara po sa ating mga health workers sa frontliner. Paano mo i-relate si Pangulong Duterte sa paghawak niya sa sitwasyon ng COVID sa ating bansa? On a scale of 1 to 10, 10 as the highest. 8? Kasi meron pa rin naman pong kulang. Hindi naman po, wala naman po kasing perfect sa government. And hindi naman din po natin masasabing perfect si President. Alam naman po natin may kulang katulad ng mga facilities, kulang na kulang. Katulad po ng mga tulong na naibibigay sa mga Pilipino, kulang na kulang din po. Hindi naman po totally plakado lahat. Kung i-compare ko siya sa ibang bansa, sabihin na lang natin sa... Let's say, hindi natin siya ma-compare sa Western eh. Kunwari, Southeast Asia, pag nakita ko yung mga Thailand and iba, siguro feeling ko nasa 4. Kasi nakikita ko yung ibang bansa nakakapag-hold na sila ng parang normal na buhay nila. Medyo naka-recover na. So ayun, siguro dun. Ang dami ko na rin po kasi nakikitang active cases. Tapos ang dami na rin pong namamatay. Pero siguro po, since nagkaroon na po ng vaccine at patuloy na rin pong binabakunahan lahat ng mga Pilipino, unti-unti na pong bumabango ng Pilipinas at siguro paglipas po ng ilan pa pong buwan, ilan pa pong taon, magiging maayos na po yung bansa natin. Internationally kuya, lalo na sa Western world, kilala si Pangulong Duterte sa kanyang brutal na paghawak laban sa droga at paglabag sa karapatang pantao. Pero paano ba hinuhusgahan ng mga Pilipino ang kanyang laban sa droga? Positibo ba o negatibo? Positibo na talagang nilalabanan niya. Kasi unang-una nawa siya sa mga taong katulad ng mga kabataan. Kasi sila naman ang pagkikinabang ating bandang huli. Sila rin ang magtatanggol sa ating bansa. Kasi hindi naman tayo abang buhay, buhay lang eh. Kaya dapat din alagaan ating Pangulo ang mga kinabukasan ng mga bata. Para po sa inyo, tama lang po ang ginawa ni Pangulong Duterte sa kanyang war on drugs. Wala pong mali sa ginawa niya. Wala po kung sa akin ma'am. Wala po eh. Walang wala po.
May mga nadadamay din po, di ba, na kunwari, papatayin nila itong ano, isang addict na to or itong nag-distribute ng drugs. May mga nadadamay din pong ano, ibang civilian, which is hindi po talaga nakakaganda. And nagkakaroon din po ng takot. Siyempre, positive yung ginagawa niya. Positive din yung ano, approval ng mga tao sa kanya tungkol sa droga. Dati nga, ang gulo rito sa Manila, ang daming addict dito, ang daming hold-upper. Ngayon, nawala lahat eh. Maabot nga kami nito mga launa, last daw sa last tres na madaling araw. Wala naman nangyayari sa amin eh. Dati noon, yung mga naunang presidente, yung mga magulo ang Maynila, maraming addict, snatcher, hold-upper, mga ano, mga batang kali na walang ginawa, kundi manggulo. Ngayon, maayos na Maynila. Ang hirap, hindi kasi siya black and white. For me, hindi siya black and white na masama. Hindi. Kasi, on one hand, magandang nababawasan. Sa totoo lang, in reality, kasi sa amin, kunwari, talagang may point na ng buhay na kahit hapon ka lumabas, eh, sobrang delikado na. On the other hand, morally, parang alam mong hindi to dapat ganito kasi dapat may due process. So ayun, hindi ko masabing good, bad. Paano naman ang tungkol sa korupsyon? May nagawa ba siyang pagbabago sa pagpuksa sa korupsyon sa Pilipinas? Sa tingin ko po, pagdating po sa korupsyon, ay wala po siyang nagawa para po dito. Bakit mo naman nasabi? Dahil sa tingin ko po, madami pa pong mga pera o pondo ng ating bansa ang nakukuha o ang nananakaw ng mga iba pang mga politiko na hindi po natin alam. Wala na akong masyadong naririnig na ano eh. Na korupsyon ngayon eh. Kasi pag may nabalitaan siya, diretso, tanggal. Inaalis na agad. Ayun lang kailangan natin. Yun ang totoong leader. Meron naman siya ginagawa sa korupsyon, pero hindi pa rin niya kayang sugpuin yung korupsyon. Kasi yung korupsyon, parang ano na yan eh, kultura na ano ng mga Pilipino yan eh. Sa tingin niyo po ba mawawala yung korupsyon sa ating bansa? Mawawala kung may matapang na presidente na palitan lahat ng mga inutil dyan sa gobyerno. Hindi po ba si Duterte yon? Yung ano? Yung matapang na presidente. Matapang, pero not enough. Hindi niya natanggal yung mga korupsyon eh. Meron hindi pa rin. Pero okay naman siya, okay naman. Dahil ulat na ang pag-alis ni Pangulong Duterte sa eleksyon ay magbibigay daan para sa kanyang anak na si Sara Duterte Carlo at tumakbo bilang presidente. Ano ang nararamdaman mo tungkol dito? Dapat bang tumakbo si Sara Duterte Carlo bilang presidente? Tingin ko, personally, feeling ko hindi kasi grabe, galing siyang local tapos ang jump nila katulad ni Rodrigo Duterte na from local to national agad tapos highest position pa. Tingin ko kasi parang 'di ba kapag nagtrabaho ka, hindi ka naman from staff to CEO. So feeling ko dapat magdaan muna sila sa levels ng experience. Sa tingin ko that's too soon, so hindi. Sa tingin ko po, sapat na po na isang Duterte po lamang ang mamuno ng ating bansa. Actual nga po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil po namuno na siya, sa tingin ko po, wag na po sana tumakbo pang mga iba pong Duterte. Bilang pangulo po ng ating bansa, pero free po silang tumakbo sa kanilang mga lugar po. Tulad nga po ng kay Mayor Sara Duterte po, nasa Davao po siya naka-appoint. Ano sa tingin mo ang maaalala ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte? Ano ang kanyang pinakamalaking legasiya? Sa tingin ko po, ang pinakamalaking niya naging legasiya o nagawa sa ating bansa ay ang pagbaba ng crime rate na dulot po ng mga droga. So, sinasabi mo na although mayroon negatibong epekto ang kanyang laban sa droga, ito rin ay isa sa kanyang pinakamalaking legasiya sa ating bansa. Opo, dahil nga po dito, nabawasan po ang mga addict tsaka po mga drug users sa ating bansa. Sa mga proyekteng ginawa niya, ma'am? Tulad ng paggawa niya ng yung mga highway na to. Eh, sino bang presidente na nagagawa yan? Sa Mactan, nandun ang tulay na napakahaba. Pero hindi niya pinapakita sa mga media, hindi katulad ng mga drawing na puro batikos ng batikos lang. Kung Pilipino na mga millennials, yung pagmumura niya, yung mga bad jokes niya, feeling ko ang pinaka-legacy niya or take away for me na medyo maganda
eh bumalik siguro yung fire sa bawat Pilipino na maging engaged. Kasi dati parang wala nang pakialam yung ibang batch, kahit yung mga lower batches, di ba? Parang hindi na sila kahit sino lang lang presidente. Ngayon, siguro mas naging engaged yung mga tao, kahit yung mga bata na parang malito ah. So feeling ko maganda yun, na pangit sa kanya, pero para sa atin, at least lahat tayo nag-engage ngayon sa politics. I mean, mayroon tayong concern.